nangyari yun. Pero ito, nakita nila, nagsusumigaw yung mga tao. Yung mga sabungero, nakita nila na gaano kalaki yun. Kanya lang, hindi ho natin maiiwasan. Meron talaga, siyempre, mga malalaking magsasabong na pwede nila nga makuha kaagad o sila yung makauna. So, pero darating at darating po yan, na papayagan at papayagan. Kasi sila pwede. Bakit tayo hindi? Di ba, mga kasabong? So, yun po yung nakikita ko naman na other side. No? Di ba, mga kasabong? So, kunting tis-tis pa, I believe po. Yung isang malaking organization natin, hindi ko muna i-mention, baka mapagalitan ako na inunahan ko sila. Eh, they were thinking. And then, actually, nagsusurvey na sila. Kung okay ba ako doon lumaban? Sabi ko, okay. Talagang, we have no other choice but to fight. Well, saan man labanan yan? Ha? Mga kasabong, di ba? Wala tayong choice eh. Ako po, sasabihin ko po sa inyo. Pwede akong lumaban sa lahat ng dako ng anumang klase, anuman. Lalaban ako. Sabong yan eh. Yabang natin yan. Tuwan natin yan. Diba? Kaya lalaban tayo. Ngayon, maghihintay lang po tayo ng tamang tamang mga yung mga tinatawag natin na conditions na ibibigay nila. At para sa mga proper permits, lagi tayo susunod sa batas kasi po iyan ang nire-require sa atin. No? Kaya, konti pa. Tutuloy yan, mga kasabong. Maniwala kayo sa akin. Buti po yan, nagkaroon ng ganyan. President po yan na po pwedeng magkasabong. Di ba? Pero pagka iyan po ay hindi nagawa ng paraan, wala pa rin sabong ngayon, makikita po yan, isa susunod na mga politician na ipagyayabang nila, kaya natin, pag ako naupo, pwede natin wala ng sabong. No, sino po naapektuhan? Tayong lahat po, sobra. Ang unang ano, mga malalaking farm, iyak yan, pagka nagsara, saan nila lalaban ng manok nila, puro underground? Hindi kaya. Di ba? So, hayaan po natin, okay yan. Pagbigyan muna natin sila, kasi alam nyo naman, pag sa online sabong, pag hindi ka mag-load, hindi ka magsasabong, hindi ka maingganyo. Yung mga kasabong, so yun po. Ngayon, na-open ko lang. Kasi syempre, maraming nagtataas o nagagalit, di ba? Kayaan muna po natin, kumbaga sana tingnan muna natin yung good side nito. And for sure, papasok at papasok yung ating sabong. Ako syempre, gusto ko rin bumalik na po yung regular o yung natural na ating sabong. Kasi, tulad na lang ha, good sample. Sa Manila Crackers, magkano ang premium dyan? 2.5 million no pot money, ganun. Masaya lumaban, libre kain ka pa dun, so sa tulad nating mga maliliit na mga breeders, pwede kasi tayo maliit, pwede po tayo maliit, pwede tayo malaki, pwede tayo lumaban sa malalaki laban, pwede sa maliit, maganda po yan. At sa dahilan po sa ganito pangyayari, lalo pa hong gaganda sa ako. Kaya lang, control lang po pagpusta dyan sa online. At hindi mo kayang tiisin, huwag ka na mag-load. Okay? So, shoutout. Tuloy po natin ang ating shoutout. Napaparami ang ating kwentuhan. Si Jong Balmores. Good day. Good evening, sir. From Balingasag, Misamis Oriental. Layo nito. Si Daong Palay. Magandang gabi po, Engineer Sunny. Watching from Baguio City. T-by-tits. Hashtag. Kaling. Okay. Si Mystery Julius. Good evening po. Makati-by-tits. Mga kasabong from Masbate City. Ayan. Yodi Shoki. Shoutout po. From Panikit Tarlac, kundi po Engineer Sanders. So, Panikit Tarlac, dami rin mga talagang mga magsasabong. Si Didor Kudnat Aikrag, Gatia to. Good evening po Engineer Sunny, magtibay, pa-shoutout po. Watching from Doha, Qatar. Ayan. Oo ha. Yung mga nanonood ngayon, direktatalpaka yan, nanonood yan. Valeriano Barcelona Jr., gandang gabi po, Sir Idol Engineer Sunny, magtibay, pa-shoutout naman po. Watching dito sa barko. Sa Naga, Cebu. Ayun. Nasa barko pa pala si Valeriano Barcelona, salamat po sa inyong pagsubaybay, Si Mr. K. Jr., Good evening po, Engineer Sunny. Ayan, Mr. K. Guide, ito na po. Sekto na po tayo ng ating mga tanong. Dumalalim na po yung mami. Ito, clock na. Okay. Magandang gabi, Engineer. Tanong ko po kung safe po ba magbigay ng iron sa manok. May side effect po ba ang palagi ang pagbibigay nito? Maraming salamat sa tips. Ayan. Kapag po ang manok ninyo ay nararamdaman nyo matamlay at may sakit, kung po kayo magbibigay ng rich in iron like a red cell, kasi po yun po ang pagkain ng mikrobyo. Baka lalo pong lumala. So make sure po na healthy ang inyong mga manok. Pag nagbigay po kayo niyan para po yung manok ninyo, lalo pat ginagamot ninyo, huwag kayo magbibigay ng mga may iron kasi po pwede pong baka hindi. Baka lalo
kung lumala. So, yun. Pero kung healthy naman po yung inyong mga manok, ay napakaganda po niyan. Lalo na gusto niyo, alam niyo po yung mga manok niyo, laging parang, ano yun, malamit na mumutla. Ano? So, maganda pong magbigay. Yung nga pong ibang binibigay talagang direct pa. Sabi nga ni Dr. JP, di ba? 1 month before the fight, ay nagbibigay siya ng mga rich in iron ng mga vitamins para po makita mo talaga yung mukha pulang-pula. Eh, number one ho kasi ng mga isang indication na inyong mukha ay yung pulang-pula yung mukha, ano, para nagmamakupa tapos naglalangis on the day of fight. Naku. Ayan, ma-achieve nyo po yan using our red cell. Ano po. So, pagka may sakit po ang inyong mga manok or yung feeling ninyo, hindi maganda ang pakiramdam, alisin nyo na po. Pero po sa aking conditioning, preparation, yung pagkain, lagi pong merong red cell. Kasi kung titingnan nyo po, napakarami yung nutrients na nakapaloob dyan sa ating red cell, mga kasabong. Ayun. So, syempre, meron nga akong disadvantage, kagaya nga po na nasabi ko, pag may side effect po siya. Ano, kapag sobra naman po ang iron sa inyong manok, eh, problema po yun. Pwede yung parang tuligas yung kanyang may part na hindi maganda. So, kailangan po. Yun naman po, mataas po ang tolerance ng manok, hindi nakakatakot. Ano, mga kasabong. Pero, kung kayo po ay nagbibigay ng, ano, yung bawal, lalo yung injectable, make sure nyo po na mga at least mga 15 days wala na kayong ibibigay na yung mga injectable na iron kasi directly talagang pasok sa agad yan pag in-inject niya. So, iwasan po natin masyado yung masyadong matindi yung iron. Yung pagbibigay po ng ating red cell, isang kutsara, lima hanggang 10 manok, hindi po yun halos sa ano, yung iron nito. Ayan, so, yun. Oo, may isang effect po yan. Hindi ko lang kung matandaan, pero kasi tagal ko na pong hindi nagbibigay ng ganun karami. Ang red cell ko po kasi, yun lang talaga sa pagkain ko inilalagay para sigurado. Actually, yung red cell ko, 89, 90, ginamit, nag-try na po ako niyan. May isa kong malaking breeder sa amin, hindi nawawala sa kanya yan. So, tuloy-tuloy po na nakasanayan ko na po na gumamit ng red cell. Ayan. Ang kagandahan po ng red cell, lalo na pag may tatak po ng Thunderbird, yan po ay distributed po kasi dito sa Pilipinas. Ang ng Thunderbird, ang red cell. So, ibig sabihin po, authentic yung makukuha ninyo. Sa ibang bansa nga po, may red cell po rin na pellets. Naka-pellets po, opo, naka-pellets na yung kanilang red cell. Hindi pa lang dinadala dito sa atin. So, yung red cell, pag may sakit yung manok mo, hindi po tayo nagbibigay ng red cell. Ano, number one talaga yun sa mga hinahanda ko. Okay, tamo, pulang-pulang. At ano yan, kaulam nila yan, kasama ang Electrogen D Plus natin. So, number 7 question natin, si Manta RD Game Yard. Good evening, engineer. Tanong ko lamang po, kung tinanggal po ba talaga ang pipita ng manok o yung matigas na parte sa dila ng manok kapag mahinang kumain? Salamat po. Yung pipita po kasi, number one indication na hindi ganun ka-healthy yung inyong manok. Or dumaan sa sakit, mayat, ano. So, yun po ang nagiging, kumbaga sa nito, side effect, tumitigas, nagkakaroon ng pipita. Hindi ko alam, kasi ang number one reason daw ng pipita is hindi raw makakain, hindi mag-ubos ng pagkain. And, na-encounter ko po yan when I was young. Hindi po ganun kagaling ako mag-alaga. Pero sa 700 heads kung tinali ngayon, may pinalulugo na akong mga around 400, kulang-kulang 400, wala pong pipita ako kung tinatanggalan. At wala ako na-encounter na tinanggalan nun namin ng pipita. Lahat ko sila malalakas kumain. Tingin ko, nakaugalian lamang natin dati dahil pag hindi kumakain dahil sa pipita. Opo. Dahil lang po. Yun po lang naging ano natin, binabato. Pero, sa tagal ko nagmamanok, na lately, healthy, hindi ko ako nagtatanggal na rin ng pipita. Pagka healthy po sila, tama yung proseso ng ating ginagawa, kapupurga, yung kain nila ng tamang oras, nakatakal, eh, hindi po, ano, nasisisi lang yata yung pipita. No? Hindi rin po ako ganun ka-expert at hindi ko napag-aralan ng malalim yung technicality. Pero base po sa experience natin, lumalabas lamang po yan kapag ang manok natin ay hindi healthy. Pangalawa, nasisisi po yan because pag hindi nag-uubos yung manok na, ay, matigas kasi yung ganito. Alam niyo, pag tinanggal niyo yan, kasi nagdudugo pa yung pila, ano, nahihirapan yung, hindi, naghahanap ako ng ibang dahilan. Sa ngayon po, wala ho akong manok
na masasabi ko na mahina kumain. Iba na lang ko yan yung sakit. Pero pagka makikita nyo sa amin, sa TV, pag nagpapakain ka sila, dun pa nga sila nakakawala dahil talagang sinisira nila yung tali nila. Eh, pag lumaluma na, pag bumatak, talagang lagapak na, tanggal talaga eh. Kasi gutom na sila. Doon sila nakakawala ko sa morning, ano? Kailangan pagpapakain. And then, hindi rin mo sila nung pasat na kasukat, sa tamang oras, ay tuloy-tuloy po yung maayos na nila. Maaring hindi po nakaka-apekto, maaring nakaka-apekto. Pero kapag ang manok mo ipipila, tapos umiin na kumain, pag-aralan nyo rin, makakailangan ninyo yung dagyan ng takalan, itama yung oras ng pagbibigay at magbigay ng fresh na patuka sa ating mga manok. Kasi kanina may question nga pala, yung iba doon, hindi rin nagtutunan. Kasi po, pag hindi rin po fresh yung mga patuka nyo, yung mga antlatoxins, ano? Minsan po yung panakakalason. Ah, sabi nga ng ating isang kaibigan na si, ano, si Lance de la Torre, sabi niya, baka kayo, sinisisi niyo magdanao, ninanakawang kayo, pero yung patoka niyo, pag hindi fresh, eh, mas maraming namamatay dahil doon sa mga toxins na nandoon sa patoka, pag hindi po maayos. So, siguraduhin mo natin, kumbaga sa ano, fresh yung patoka natin. No? Eh, nagtatawanan kami minsan, nagbibiro, ano yun, hindi available yung patoka niyo. Ganito, ganun. Ay ko, eh, makakaasa kayo na fresh naman yan pag dumating. Kasi hindi kami na hindi na iiwanan, ubos lagi. Di syempre laging bago yung darating. Yo, yung isa nga merong available laging, di ba? So yun po. Yun po eh ano, base lang po sa ating experience ano. Akala ko nga for quite some time matagal na po akong hindi nakakarinig na mayroong nagkakaroon ng problema na yung pito katulad po ng pipita. Ano, baka po nasisisi lang natin yung pipita pero baka po hindi lang po maayos yung yung health ng ating manok or hindi matatamang takal ng ating manok. Oo, buti. Father ko nagtatanggal yan. Ginagamit pa po dyan, abo. Ano, kuha ng abo, tapos gaganunin niya yan. Tatanggal yung dudugo. No? Mga ilang araw, hindi makakain yung manok. Tapos pag bumalik, kakain na. Siyempre, wala nang nararamdam ng sakit. O, makakain na siya. O kaya, pag tinanggal, pag inalis mo yung pipita, at yung malalakas na kumain yan. O, dahil yung ulo, di ba? O, yun po. Pwede pong ano yan. So, number 8 question natin, si Inko Bisaya Bakker. Ano, good day po, Engineer Sunny. Paano po ba ma-maintain ang isang magandang katangian ng isang brood calf na ma-share din sa ilang mga anak? Totoo po ba na ang inahin makukuha ang anak ang fighting style? Hindi sa kanilang tatay. Salamat po, Engineer Sunny. And God bless po. Ayan. Si Inko Bisaya Bakker. Ayan. Yung katangian po, may pamamana po yan. Na, siyempre, pwede pong sa totoo lamang, hindi po yan fix. Mayroong pagkakataon ng pamamana sa inahin ng fighting style or sama. Pero dominantly, nakikita ko, yung inahin, nagmamana yung mga physical appearance, kung gaano kalaki, yung feathers, minsan yung kanilang puto, ganun. Kasi napansin ko yan na talagang dominant yung babae is because when I use it dun sa ano sa mga like mga aisles ano pero hindi na nangangahulugan ano dominant din yung aisles so madami rin characteristic na nakukuha sa kanya kasi kailangan po pag nagbreed tayo para natin talaga mapatunayan kailangan tingnan natin kung alin yung mga dominant bloodline at tingnan din po natin yung pagkakaiba nito kasi minsan pag pinag-cross natin yung dalawa sweater at Boston hindi mo masyadong mahalata kung alin talaga yung pinagmanahan. Sweater sa hatch, medyo magkahawig. So, magkahawig-hawig na po. So, pwede yung magmana sa ama, pwede yung magmana sa ina, or combination po yan. Kaya po, sa breeding na tinuturo ko, for example, gusto natin na may mana yung katangian ng tandang, kumuha po tayo ng isang inahin, nakahawig din yung katangian. Fighting style, kulay, built yung forma, kunin natin yung something na medyo kahawig ganito when it comes sa characteristic or flows. By doing that, nakakasiguro tayo na yung magiging anak nila, eh, mama naman sa inahin, mama naman sa tandam, is almost the same yung characteristic na meron po doon. Di ba? Hindi mo po problemahin. Pakainin mo yun ng ayos, bigyan mo ng tama, bigyan mo ng vitamin na supplement, no? Pixan or Ganodermax, bigyan mo sila, Electrogen D+, during your, ano, yung conditioning, I mean, yung breeding preparation or while on breeding, makakasiguro ka. Kasi po, pagka halimbawa, umanap ka ng isang asin, bindin yung inahin mo asin, tapos yung tandang mo sweater, expect mo na
mamamana yung fighting style lahat sa asil. Hindi po, mayroong mga bagay na mamamana sa sweater. Pero dominant yung asil, baka lalong, baka mas marami yung magmana sa kanya. Ibig sabihin po, eh, mas maano yung kanyang, ano, yung gene niya, no? Mas lamang or dominant sa isang pinasukan. So, either way, kaya nga po breeding, parang may aso ka, inko, halimbawa, makikita mo yung kapitbahay mo, mayroon siyang German Shepherd. Pag pinakastahan niya yan, most likely German Shepherd niya pakakastahan yan. Or pagka kumasta siya, naghanap siya ng tandang niya, gusto niya yung tandang niya, hanap siya ng isang German Shepherd ng kamukha. He breed it with his own same characteristic para lumabas siya sa ano. Siyempre, German Shepherd ka, kukross mo siya sa Rottweiler, expect mo, kailangan na solid na lumabas na German Shepherd. Hindi, kasi ibang characteristic nito. Kaya kung gusto mo ng uniformity, you have to look for the same characteristic na meron ka. Kaya kita mo, nag-click yung sweater Boston. Misa, nalilito tayo, o sweater naman yan eh. O yung yellow-legged dots. Kasi they have the same characteristic. Which is, might have a good effect. Kasi nga, hindi ka mamumroblema. Kasi pag dominant, for example, dominant yung tandang mo, angat lang, walang palo sa baba. Kinross mo sa isang inahin naman, puro baba. Mayroon po tendency na pwede mag-combine. Ano? Pwede may akyat, baba ang palo. Mayroon pa rin po magmamana sa puro angat lang, puro baba. Pero if you have a ano ka na, akyat, taas, baba, gitna, oh, babaw, dalong. Oh. Gitna pa, pwede dalong mas maiti. Di ba? Yun naman po ang breeding. Sa ngayon po, kung titingnan ninyo, sobra na pong dami ng manok. Iba't iba yung infusion. Ano? So, doing it yung ano, alam nyo po, minsan, mahirap po kasi explain ng how you will combine and multiply agad. But experience will teach you. And then, of course, pag lumalaba kayo, analyze mo yung manok mo. Makikita mo yung tipo ng manok mo. Ha? Yung katawan nila. Malalaman mo, ito flyer to, o ito manlulupa, o ito magaling siya ganito by merely touching yung hipuhin mo lang yung manok mo. Alam mo na kagad, ito, dapat ito katapat niya. O, almost magbabalance lang yan. Kasabong. So, kailangan, you have to gain your experience, testing, trial and error, pag kami gumanda, o yun na lang, muna. Nasasabi nilang neck, o natsambahan mo, di ba? O magandang score, small fights man, o big fights, pwede. Di ba? Pero kasi po minsan, small fights lang na na. Dot ko itong aking ear headset ko nito. So, yun po, ano, mission po kasi sabi ko nga, pwede po na mamana, yun sa inahin lang. So, ano yun po yan? Okay lang po yung may combination, yung straight breed na ginarawag, or yung the same characteristic, para po matarget nyo po yung inyo talagang ultimate na, for example, sweater yung brood cap mo, o ano ba yung kahawig ng sweater? Yung characteristic na palo na gusto mo para ma-maintain mo yun, nalalabas doon sa mga anak. Ha? O lagyan mo ng Gilmore, lagyan mo ng Boston, lagyan mo ng yellow-legged aso. Pero kailangan, gawin mo rin na research. Observe mo rin, panoorin mo yung lahi na to, tanong mo, tingnan mo, hipuin mo lahat. And then ganun po yung pag-breed. Timpladong yan. Di ba? So, in ko ano? So, our next question is from BG Gainyard. Ano? Okay.